Alam nating lahat na ang Pilipinas ay matatagpuan kasama ang Pacific Ring of Fire, na ang dahilan kung bakit ang ating bansa ay madaling kapitan ng lindol at volcanic activity. Ngayon, ang bansa ay naghahanda para sa The Big One, isang lakas na 7.2 na lindol mula sa West Valley Fault na inaasahang tatama sa Metro Manila at Quezon City. Kaya ang Office of Civil Defense sa koordinasyon sa Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya ng gobyerno ay nagsasagawa ng serye ng mga earthquake drills. Sa totoo lang mga kabisyo, nagkaroon na ng maraming mas malakas na lindol na tumama sa Pilipinas mula pa noong 1600 na taon. Ngunit naging sanhi ng mas kaunting pinsala sa mga pag-aari, ang mga casualty ay mas kaunti din dahil lang mga lungsod noon na hindi masyadong populasyon na hindi katulad ngayon. Narito ang mga sumusunod na 9 na pinakamalakas na lindol sa Pilipinas na nagdulot ng mga pagkawasak. Pero bago yan kabisyo, tumuto ka lang dito sa video ko na to at gawing mong bisyo ang pag-aaral at matututo ka dito sa YouTube channel ko. At kung ikaw ay bago pa lamang, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos ko. Tara, simulan na natin. Number 9, ang magnitude 6.5 na lindol sa Ilocos Norte. Ang magnitude na 6.5 na lindol sa Ilocos Norte noong August 17, 1983 ay nangyari noong 8:18 ng gabi at nagresulta ng 16 na nasawi at 47 katao ang nasugatan. Nagdulot ito ng mga pinsala sa iba't ibang mga establishmento tulad ng mga paaralan, gusali, mall, tirahan at iba pa. Mayroong mga pagguho din ng lupa at mga balls ng buhangin na sumunod sa kaganapan. Number 8, ang magnitude 6.9 na lindol sa Central Visayas. Sa kabuuan, 51 katao ang nasawi, 62 ay nawawala pa at ang 112 ang sugatan. Na magkaroon ng 6.9 na lindol sa Central Visayas, partikular ang Negros at mga bahagi ng Mindanao noong February 6, 2012. Nagdulot ito ng pagguho ng lupa na inilibing ang isang barangay. Nasira ang 15,483 na bahay at ang kabuuang pinsala na 383 milyon sa mga infrastruktura at kusaling naitala. Number 7, magnitude 7.1 na lindol sa Mindoro. Bandang 3:15 ng umaga, isang magnitude 7.1 na lindol ang tumama sa Mindoro. Isang 8.5 meters o 28 feet na tsunami ang sumunod pagkatapos ng tasira ang mga isla ng Bako at Calapan, Mindoro. Sa kabuuan ng 7,566 na bahay ang mga na-wash out at may 70 katao ang nasawi dahil sa trahedyang ito. Number 6, magnitude 7.2 na lindol sa Bohol. Noong October 15, 2013 sa ganap na 8:12 ng umaga nang maramdaman ng isang malakas na lindol sa lungsod ng Tacloban. Nalaman lamang matapos bumalik ang mga ilaw. Ang naranasan ng mga taga-Tacloban ay walang ikukumpara sa mga pinsala na dulot nito sa Bohol na siyang sentro ng lakas na lindol na 7.2 magnitude. Ang lindol ay nakaapekto sa karamihan sa Central Visayas, lalo na sa Bohol at Cebu. Naramdaman nito sa buong lugar ng Visayas at umabot hanggang Masbate Island sa Hilaga at Cotabato sa Timog Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa kabuuan na 222 katao ang nasawi, 8 ang nawawala at 976 ang iba pang sugatan. Tinatayang 73,000 ang mga istruktura ang nasira kung saan higit sa 14,500 ang nasira ng lubusan. Number 5, magnitude 7.3 na lindol sa Kasiguran. Karamihan sa mga tao sa Kasiguran Aurora
ay natutulog pa rin nang tumama ang isang magnitude 7.3 na lindol noong 4:19 ng umaga, Agosto 2, 1968. Ito ay isa pang nakamamatay at nakakagulat na aktibidad ng lindol sa bansa. At ang lungsod ng Maynila ang nakakuha na pinakamalala na pinsala. Maraming mga gusali ang nasira o nawasak ang lubos. Naramdaman din ng mga nasa Ruby Tower matapos ang nasabing 6 na palapag na gusali ay matatagpuan sa Binondo ay gumuho ng lubusan at naging sanhi ng pagkamatay ng 260 katao. Sa kabuuan na 268 katao ang namatay sa araw na yun at 261 pa ang nasugatan. Number 4, ang magnitude 7.5 na lindol sa Central at Southern Mindanao. Isang lindol na 7.5 ang nagresulta sa pagkamatay ng 15 katao at nasugatan na halos higit pa sa 100 katao sa Central at Southern Mindanao noong March 5, 2002. Ang nasabing lindol ay nagmula malapit sa Cotabato Trench na sinundan ng tsunami. Ngunit ito ay ang baha na nabuo ng mga pagguho ng lupa na nagdulot ng pinsala sa tinatayang 800 na mga gusali. Number 3, ang magnitude 7.6 na lindol ay nangyari malapit sa Guybayan, Eastern Samar. Isang napakalakas na lindol na may lakas na 7.6 ang nangyari malapit sa Guybayan, Eastern Samar noong August 31, 2012 na naramdaman hanggang sa Mindanao. Ang lindol ay nagdulot ng pinsala sa mga bahay, tulay at iba pang mga infrastruktura. Nagkaroon din ng mga pagkagambala ng kuryente sa mga apektadong lugar. Ngunit sa kabila nito, isang tao lang ang naiulat na namatay at isang sugatan dahil sa pagguho ng lupa sa Cagayan de Oro City. Number 2, ang magnitude 7.8 na lindol sa Northern and Central Luzon. May kabuuang 2,412 katao ang namatay at hindi bababa sa 10 bilyong halaga ng pinsala sa mga publiko at pribadong pag-aari ang naiulat matapos ang isang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Hilaga at gitnang Luzon bandang 4 PM ng July 16, 1990. Ang Hyatt Terraces Plaza, Nevada Hotel, Baguio Hilltop, Baguio Prank Hotel at FRB Hotel ay gumuho. Lahat sa Baguio ay gumuho. Yung iba na ilibing ng buhay. Bagamat na itala ang epicentro sa Nueva Ecija, nagdulot ito ng mas maraming pinsala sa lungsod ng Pines at ang lindol na tumagal na halos 1 minuto ay isa sa mga trahedya sa bansa na hindi malilimutan. Number 1, ang magnitude 8.0 na lindol sa Mindanao. Isang magnitude na 8.0 na lindol ang naganap malapit sa Mindanao at Sulu na hating gabi ng August 17, 1976 na naramdaman hanggang sa Visayas. Kasunod nito ay sinundan ng napakalaking tsunami na 4 hanggang 5 metro na sumasakop sa 700 kilometer na baybayin na hangganan ng isla. Dahil sa madilim ang lugar, hindi nakita ng mga tao ang rumaragasan na tubig na siyang kumutil sa buhay ng 1,000 katao at 10,000 sugatan at iniwan ng 90,000 na walang tirahan. Safety reminders, mga kabisyo, anong gagawin mo pag lumilindol? Sagot dyan, kalma lang. Kung ikaw ay nasa loob ng gusali o bahay, gawin ang drop, cover, hold on. Maging alerto at panatiling bukas ang iyong mata. Lumayo sa mga bintana, cabinet o anumang bagay na maaring bumagsak. Kung may panahon pa, buksan mo ang iyong pinto upang mabilis na makalabas. At higit sa lahat, manalangin na mataimtim. Ang lindol kasi hindi mo alam kung kailan darating. Hindi tulad ng pag-ibig, choice mo. Kaya dapat lagi kang handa. Salamat kabisyo at natapos mo ang video ko na to. Kung meron kang komento o reaction, huwag mong kalimutang maglagay sa comment box section.
Tandaan, maging bisyo ang mag-aral at matuto. Maraming maraming salamat.